years. Mm. Ano yung pinaka-tumatak sa iyo na bash talaga? Alit ng titi mo. Alit ng titi mo. Alit ng titi mo. What's up mga motorista at welcome back to my channel! Maraming salamat sa inyong mga suporta. Itong mapapanood nyo ay bago na namang episode ng Usapang Motor. Pero bago tayo dumiretso sa ating topic, ang Motorista Riding Jersey at T-shirt ay available na. PM nyo lang po ako sa Facebook or i-text ang number na nasa description box. Thank you InDesign sa pag-sponsor nitong napakalupit na riding jersey natin. Hindi lang po ito riding jersey, meron din po tayong t-shirt na same design. And thank you din to Ward 13 for upgrading my bike to Stage 3E. Alam nyo mga motorista, minsan lang ako umidolo ng solido. At itong iniidolo ko ay isa pang kamote. Lagi ko pa naman sinasabi na iwasan maging kamote sa daan. Pero ika nga niya, kamote by name, not by trait. Naalala ko pa nung unang araw na makita at makilala si Red Sweet Potato. Sobrang nahihiya ako dahil iba pa din pag nasa harap mo na ang iniidolo mo. Panoorin niyo tong video na to. So yung dalawang idol ko nag-uusap sa lingot. Medyo filing tayo ngayon. Yeah. Shout out kay Motorista Vlog, more powers channel natin dalawa. Grabe to, inspiration to. Salamat. Kita-kita tayo sa 7. Yes. Okay, sabihin naman tayo sa ano, sa Arthur. Magpagupit ka na? Parang ano to eh, kasi yung subscriber ko. Ayun! Nakayong kalele ka pa. Mamaya lang, kayo ulit ako. Sino nga ba si Red Sweet Potato? Si Red Sweet Potato ay masasabi nating isa sa mga hari ng moto vlogging dito sa Pinas. At para sa mga hindi nakakaalam, ay meron na siyang 451,000 na subscribers sa YouTube. Uulitin ko, baka hindi niyo ako narinig ng tama. 451,000 ho. Or masasabi nating malapit na magkalahating milyon. Alam naman natin na hindi biro-birong makakuha ng ganong kadaming subscribers. Pero kahit na ganun na ang kanyang inabot, ay masasabi kong sobrang down-to-earth nitong taong to. Isa din siya sa mga dahilan kung bakit ako nagsimula mag-motovlog. Dahil sa sinabi niya na kung kaya ko, kaya nyo din. Nakilala siya sa pag-review ng iba't ibang motor. Nagsimula sa scooter gaming, hanggang umabot na sa big bike review. Panoodin natin ang ibang video clips ni Idol Red. Sabi ko yung mapipili kong pangalan is shoutout ko. Kaya lang ang dami, binabasa ko yung comment, ang babastos. Merong ano, Black Burnick, Black Pototoy, BBC. Yun, Big Black Cylinder daw, tsaka Big Black Kamote, letter C. Dapat K, di ba? Meron Incognito. Eh, syempre, di naman tayo bastos guys, kaya hindi ko pinili yung BBC tsaka ano, mga Black Pototoy. So, wala nakakilala sa atin dito. Ate, mabilis to.
Mabilis to. Ito ba yung Kawasaki? Mga motorista, mas kilalanin pa natin si Red Sweet Potato dito sa Usapang Motor with Red Sweet Potato Part 2. Paano ako nagsimula mag-motovlog? So, way back 2018, nasa ano pa ako, buy and sell business. Dun sa kabilang garahe, yung nabutan nyo yung unang video ni Tor, dun ako nag-start talaga. And then, nung last quarter na nung 2018, dun kami gumawa ng YouTube channel. Then, naisipan namin gawin yon para every unit na dadaan sa amin, meron kaming record sa account, sa YouTube, para kung sino yung nakabili, kung ano yung motor na yung unit ng motor na binenta, for ano lang talaga, purpose na may record kami. Tapos at the same time, meron kaming parang memories na mababalikan kung nagkaroon pala ako ng ganitong motor, yung mga ganon. So doon nag-start lahat. Sa idol ko, nagsimula talaga to noong 2017. Nanonood ako ng mga vlog, ng mga review ng motor. And then finally, nakita ko yung isa sa mga idol ko. Nagulat ako. Sabi ko, gusto ko ng motor kasi ang sarap mag-motor. Kilala niyo na siguro kung sino yun. Drummer siya ng Imago dati. So, shoutout kay Sir Zach. Sir Zach talaga yung naging ano ko, inspirasyon nun. Unang motovlogger na syempre ngayon, media na siya. And then, sumunod doon yan, sila Breezy, The Road Bully, si J-Mac, yan, Katoto, For The Views. Ngayon kasi ano na ako, For The Boys eh. Ayun, sila yung mga naging inspirasyon ko nung nag-start pa lang akong mag-vlog. Pinakamahirap na napagdaanan ko. Siguro yung, honestly, ang pinakamahirap na una mong pagdadaanan sa pag-vlog, although marami naman, pero yung pinakauna is yung how to handle yung mga bashers and hate comments na mababasa mo from time to time na gumagawa ka ng content. So, ano naman yan eh, as time goes by, magkakaroon ka na ng positivity na ignore mo lang sila. So, kasi, dapat thankful ka pa rin kasi pinanood nila, kahit na i-bash nila. So, may views pa rin yung video, kumikita pa rin yung content mo na yon kahit na binash ka nila. Kaya minsan, ang reply ko na lang sa kanila, thank you for watching, God bless. Alit ng titi mo. Alit ng titi mo. Alit ng titi mo. Hindi. Meron kasi talagang ganun. May nag-comment sa akin na ano, hindi bagay sa'yo yung mag-motor, mga big bike. Ang liit mo, pandak ka, alit ng titi mo. Tatanong ko, nakita nyo na ba? isa yun. Tapos meron yung pinaka-tumatak sa akin na, ano kasi to eh, usually naman ang mga nambabash, puro troll account yan. Kung hindi man troll account, based on my experience lang, medyo may edad na. Mga lumang tao. May mga bagong tao, may lumang tao. So may mga nasa ganun, yung hindi nakaka-adapt sa sistema ng mga kabataan. Kasi iba na ngayon eh. So hindi nila nagugustuhan yung mabilis ka magpatakbo, tapos naka-big bike ka, maingay, mayabang. So yun yung mga bash na natatanggap ko, yung mga normal ano, hate comments. Kung may babaguhin ako ngayon sa proseso ng pag-motovlog ko, actually, wala akong gustong baguhin. Kasi kung paano nagsimula yung motovlogging, gusto ko ma-maintain pa rin ng mga influencers at ng mga vloggers yung from the word moto, at least meron dong content na related talaga sa motor. Motovlogging eh. Kahit na review pa yan or long ride content, as long as nandun yung motorcycle sa video, good sa akin yun. Gusto ko pa rin yung sistema, wala akong gustong baguhin. Yun. Biggest achievement ko sa motovlogging, siguro iba iniisip dahil dito sa shop, pero hindi ito yon. Kasi mas priority kong i-build yung relationship towards subscribers, towards sponsors. So, di ako nag-i-invest ng basta-basta sa kanila na may makuha lang something in return ng pagpo-promote ko. Hindi, I invested my effort, my time, tsaka my heart sa mga sponsor ko. So, yun yung pinaka greatest achievement na narating natin ngayon.
hindi yung itong physical store, yung shop. So, mas malalim doon. Honestly, dalawa kasi kategory ng mga motor. So, may scooter, may manual. Last time, nung nag-start ako mag-moto vlog, nagustuhan ko yung FZ. Yamaha FZ 150. So, isa yung sa mga naging favorite kong motor. Doon nag-umpisa yung parang pagkahilig ko sa naked. Naked bike. Hindi kung anong naked kung nasa isip nyo. Naked kasi, nagustuhan ko yung riding position. Hindi siya too aggressive, hindi rin siya too comfortable na kagaya ng adventure bike. Pero, tolerable sa long rides kahit na mag-Philippine loop ka. Although ngayon, mas comfortable yung mga adventure bike. Pero gusto ko pa rin nandun yung aggressiveness ng motor. So FZ16, yun yung pinaka nagustuhan ko sa mga naging motor ko dati. Actually, lahat naman sila gustuhan ko. Pero kung nalagay natin sa sense na hindi ako natuwa or hindi ako nag-enjoy, siguro yung sports bike na R15. Yun, R15. Actually, hindi nyo siya makikita sa vlog ko. Nandun yun sa intro ko, yung mukha pa akong tanga nun, way back 2018, last quarter. R15 version 3. Version 3, yung latest. So, yun yung pinakaayo ko. Yun yung, hindi ako masyadong nag-enjoy. Good yung engine niya, malakas. Maporma siya. Lakas ng appeal niya. Pag dumaan ka, talagang papatingin kahit sino. Pero, meron tayong base yan. Sa sitwasyon ko, 5'4 in height, medyo maliit tayo. Naging problema ko agad yung seat height. Sa R15 kasi version 3, ang seat height niya is medyo mataas. Hindi siya friendly para sa mga katulad natin na mga gasol, pandak. And then, second reason kung bakit hindi ako natuwa, yung riding position, I'm not into race, yung mga racing. Sports mode, aggressive, yung talaga nakababa. Kasi madalas ako long ride. So, sakit sa likod, sakit sa braso, hindi ako komportable. And, ayun, ang daming factor na pagdating sa comfortability, hindi ko nagustuhan. Yun. So, ito, unang-una, syempre, yung dati kong dream bike na hanggang ngayon, kahit pa paano, nagagandahan naman ako pag nakikita ko. Yung Super Duke 1290, isa yon. Kahit na ngayon, medyo wala na sa interest ko, pero isa siya sa pinaka nagustuhan kong motor na one of my dream bikes. Kasi marami, dream bikes eh. Secondly, yung MT-09. Ulit, bibili ulit ako, MT-09. Kasi yun talaga yung gamit ko hanggang ngayon na sa tingin ko tatagal. Then, pangatlo, siguro yung ADV-750 ng Honda. So, shoutout sa Honda. Soon, pinag-iipunan ko na yan, ADV-750. Actually, ang dream ride, gusto ko talagang makompleto yung yung mga lugar sa Pilipinas. Sa local muna tayo, sa Pinas. Then, kung titingnan natin sa mas malalim, gusto ko makapag-ride sa ibang bansa. Nangumpisahan ko sa Thailand doon. Then, naka-schedule sana kami ngayon sa Japan naman. Kaya lang din natuloy dahil doon sa lockdown. And then, meron kaming future content sa Europe, Germany. So, yun, malawak, kumbaga, malawak yung vision ko sa mga pagdating sa usapang ride, kung ano yung gusto kong i-achieve. Sa mga nagsisimula mag-moto vlog, mapapayo ko lang sa inyo, stay humble, tapos, huwag lalaki yung ulo, although minsan, parang hindi mawawala yun, kasi, nakapag-try ka ng magagandang motor, parang, nakapag-try na ako nito. Tapos, pero dapat wag pa rin maalis sa isip nyo kung saan kayo nagsimula. Kagaya ko, lagi kong naiisip yon. Dumaan ako sa Mio Sporty, nag-bike ako dati, mga standard displacement motorcycles, mga ganun. So, yon, stay humble, tapos keep your feet on the ground. Wag hambog. Aabangan sa akin. Siguro this time more contents with my MT-09 kasi siya yung pinakatatagal na bike sa akin ngayon. Para sa akin lang na nararamdaman ko na contento na ako sa naked bike sa kategory ng big bikes, manual naked bike MT-09. So abangan nyo more upgrades and
sa scooters naman, Honda ADB 750, abangan nyo kung sakaling papalarin tayo. Yun, more content with those bikes and more collaborations with other motovloggers. Kagaya ng mga request ng subscribers. Ayan, si Motorista, isa na rin. Jolo Tambiolo and marami pang iba na nag-motovlog. So, collaboration with them. Abangan nyo. Ayun, sa lahat ng subscribers ko, pag may kailangan kayo, Moto Gears, punta lang kayo. Kamote on Wheels dito sa Manila. Pwede nyong i-search sa Waze or Google Map, Kamote on Wheels. Naka-registered tayo doon. And then, may available tayo na multi-brand na helmet from head to toe. Moto Gears, meron tayo. Jackets, boots and pants, gloves. So, lahat ng quality Moto Gears available sa atin dito. And syempre, pag bumili kayo, meron kayong chance na manalo ng motor na pinapag-giveaway namin sa lahat ng magpo-purchase ng helmet. So, ano yan, hindi yan titigil. Pag nabigay namin yung motor, may another scooter na naman kaming papamigay para ano yan, pakonswelo sa mga bumibili ng helmet. Yung iba kasi galing pa sa malayo eh. So, yun, visit lang kayo, Kamote on Wheels. May free sticker din kami doon. So, yun, salamat sa mga sponsor ko unang-una, mga major sponsor syempre. Evo Helmet Philippines, Team Graffiti, Zero One Moto, Bike Tech 101, itong suit ko, Imprint Customs, and doon sa mga hindi ko nabanggit, hindi ko maalala iba eh. Pero yun, maraming salamat sa mga major sponsors ko. And more projects soon, tsaka more power. Ayun, shoutout sa subscriber natin kay Hiroyuki Lagana. Yan, thank you for watching my videos, thank you for supporting my YouTube channel. And yun lang mga bro, and yun lang mga si Potatoes, maraming salamat sa pagsuporta. Yan, God bless. Hindi po talaga siya si Red Sweet. Ito po talaga si Red Sweet. Salamat, salamat. Salamat.